Magandang araw po mga kabarya. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si Mark. And welcome to Mark Collections YouTube channel. Ngayon po ay ipipicture po natin ito pong 10 piso NGC coin. Ang 10 piso NGC coin po ay nag-start po noong year 2017 hanggang year 2019. Pero na-release lamang po ito noong March 26, 2018. Ayan po. Kahit po 2017 po yung nakalagay po dito, ay una po itong na-release noong March 26, 2018. Ayan po. Sa tatlo pong coins na ito, sa tatlong year na ito, ay meron pong isang hard to find. Mahirap po talaga makita. At doon po tayo magpo-focus ngayon sa videong ito. At yun nga po ay ang year 2017. Okay po, so set aside po muna natin itong dalawa, 2018 at 2019. Mag-focus po tayo sa 2017. Ayan po. Ito pong coin na ito, itong year na ito, 2017, na 10 piso, ay hard to find po. Napakahirap po makita ito ngayon. Kaya po ito ay mataas na din po ang value. So, kung kayo po ay meron ito, ay itabi nyo lang po muna. Kasi nga po, medyo mataas na rin po ang value niya. Okay po. So, sasabihin ko po sa inyo kung magkano ito ngayon. Pero bago yon, ay check po muna natin ang details ng coin na ito. Okay po. So, ang coin po na ito ay may composition na nickel plated steel. Ang weight po niya ay 8 grams. Ang diameter po niya ay 27 millimeter. Ang thickness po niya ay 2.05 millimeter. Then ang edge po niya ay readed. Pero meron pong mga naka-inscribe po na lettering. Ang nakasulat po, kung nakikita nyo po, ay Banco Central ng Pilipinas. Yan po. Meron pong naka-inscribe na Banco Central ng Pilipinas sa edge niya. Wala po ito sa 5 piso, dito lang po ito sa 10 piso na NGC coin. Ayan po. Then, check po natin yung kanyang obverse. Dito po sa harap ay makikita po natin ang image po ni Apolinario Mabini. Ayan po. Then, sa taas naman po, ay nakasulat po ang Republika ng Pilipinas. Then, sa upper right po, ay nakalagay po yung year of minting. Dito po ay 2017. Then, sa baba po nito ay yung face value na 10 piso. Then, ayan po. Sa baba po, nakasulat din po Apolinario Mabini. Then, kung mapapansin nyo po, sa right side, meron po itong microprint. So, hindi po natin mabasa kasi sobrang liliit nga po. Pero, ang nakalagay po doon ay Republika ng Pilipinas. So, yun po. May microprint po na ang nakalagay ay Republika ng Pilipinas. Ayan po. Ang shape nga po pala nito ay round. Pero, dun po sa inside niya
ay makikita po natin na meron pong parang shape na dodecagon. Yun po yung 12 sides. Yan po. So, check naman po natin yung reverse or yung likod. Yan po. So, sa likod naman po, or sa reverse, ay makikita po natin ang image ng kapa-kapa flower. Ayan po. Then, nakasulat din po sa baba, kapa-kapa. And po, din sa kanan po ay yung logo po ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Then, meron din pong microprint. Ang nakasulat naman po doon sa microprint ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa harap po ay Republika ng Pilipinas. Sa reverse naman po ay Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ayan po. Okay, so yan po ang 10 piso na NGC na 2017. Ang dami po naghahanap nito ngayon. Mahirap makita. Parang kasing hirap po siya makita nung 1 piso 2018 na upper mint mark. So, pero ito po pa, hindi ko po sure kung ano yung mas mahirap sa kanila, pero ito po, very hard to find din po ito. Madalang po kayong makakita nito. Kaya, swerte nyo po kung kayo po ay makakita nito. I-keep nyo lang po. Kasi po, ang price po nito ngayon, base po sa aking mga nakikita po sa mga Facebook group or sa ibang mga selling platform, ito po ngayon ay nagkakahalaga ng 100 pesos to 200 pesos. So, ayan po. So, may nagbebenta po ng ganung price ngayon. Kasi nga po, especially po, dun para dun sa mga collectors na gusto pong makompleto yung set ng NGC. Ayan po. So, para magkaroon po sila nito, so, bibilhin po nila ng mataas ang value. Yan nga po. Binibili po nila ito ng 100 to 200 pesos. Ayan po. So, maaari pa pong mas tumaas ito kung talagang nahihirapan po yung collector humanap. So, ganun po. So, ayan po. Kung meron po kayo, ay swerte nyo po. Pwede nyo pong ibenta sa mga collectors po. Okay po. So, ayun po lamang sa ating video. Okay, so shoutout po muna tayo. Shoutout po natin si Ma'am Elena Santos. She's from Pampanga. Siya po ay isang subscriber din natin na malimit din po mag-comment sa ating mga videos. Ayun po, so salamat po Ma'am Elena Santos sa inyong support. Ayun po. At the same time, ay shoutout din po natin si Sir Albert Legaspi. And po, si Sir Albert po, isa po ding subscriber natin na talaga namang napaka-supportive po sa ating channel. Pati po sa ating Facebook page, nagme-message din po siya. Ayun nga po pala, meron po tayong Facebook page na Mark Collections FB page. Lagay ko po sa description below yung ano po yung link. So kung meron po kayong gustong i-offer na coin, pwede nyo pong i-message sa akin doon. Ayun po. So ayun po, nga pala kung gusto nyo ring magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo para sa next video po ay i-shoutout ko din po kayo. Okay po. Yun po, muli po ay maraming salamat po sa inyo sa pag-watch po ng video. Please pa-subscribe naman po. And pa-like na din po ng video ng ito. Okay po. So, ingat po kayo palagi. God bless po. Bye-bye po.